What's up? What's up? This is Ann Kalaman. Support to this video mga be, ngayong hapon na ito ay may mga bisita tayo mga bata at saka yung mga pamangkin ko dito mga be. And syempre si Cass yung ating isa rin sa mga guests natin today. And syempre mayroon tayong gaganaping isa na namang madugong pagsusulit mga be para subukin natin kung hanggang saan ba yung talas ng kanilang mga kaisipan pagdating sa larangan ng edukasyon. And syempre, this time, iwalang paso kasi nga mainit ang panahon, why not mag-content tayo ng patalasan ng memorya sa ating mga mag-aaral dito sa aming barangay mga bayan, especially Mambalot Elementary School, Brooks Point, Palawan. And syempre, this time, mayroon tayong mga kategorya ng mga mag-aaral mula sa grade 1 hanggang grade 6 mga bayan. Syempre, ang mga bata nandito sa inyong harapan ay atin yung makikita. And syempre, si Kuya Cass ang medyo may edad. And syempre, siya yung una nating tatanungin sa ating mga simpleng inihandang katanungan. Handa ka na ba, Palangga? Handa na! Ay! Handa na siya. Dahil dyan, kapag pag nakasagot ka ng tamang sagot, ilan ang tamang sagot na makuha mo, may 20 pesos ka ba ang tamang sagot? Ha? Tatanungin kita, ano yung pambansang isda? Pilipinas. Pilipinas? Mali! Ang tamang sagot ay? Pig. Ha? Pig. Bangos. Bangos. Oh, wala ka. Wala kang 20. Anong pambansang sayaw? Diskuhan. Diskuhan. Mali! Anong pambansang hayop? Wow! May 20 pesos siya! Oh, perfect siya! Oh, ito, tanggapin mo ito. 20 pesos mo yan. At syempre, anong pambansang ibon ng Pilipinas? Kalapate. Kalapate? Mali! Agila or Philippine Eagle? Anong pambansang awit ng Pilipinas? Bayan Magiliw. Ha? Ano? Anong pambansang awit? Bayan Magiliw. Bayan Magiliw? Mali! Pero unang lyrics yon sa kanta, Bayan Magiliw. Lupang Hinirang. Anong pambansang prutas ng Pilipinas? Upo. Upo, mali. Mangga. Lagi mong kinakain, mangga. Sino ang pambansang bayani? Sino? Si Ruas. Si? Ruas. Mali. O ito, ano yung pangalan ng channel natin sa YouTube? Burikas. Ali, pare. Ikaw talaga, Cass. Kala ko naka-subscribe ka. Isa na lang. Pagbibigyan ko kita. Isa na lang. Anong pangalan ng YouTube? Channel. Mali. Hindi niya talaga mga Ben, syempre. Anong pangalan ng bansa natin? Bansa? Oo. Anong pangalan ng bansa? Wow! Perfect! Dahil dyan, oh, ito, may 20 pesos ka ulit. Anong masasabi mo sa ating mga viewers? Salamat. So, ayun mga kapatid, dahil dyan, abangan nyo na ng mga B yung ating pasigment sa mga kabataan na nandito sa ating palibot mga hindi. And syempre, abangan nyo yun para nang sa ganun ay makita ninyo kung ano yung kanilang maibibigay sa larangan ng edukasyon. So, ayun mga kapatid, ito na mga B ang ating inihandang pagsusulit sa ating mga kabataan mga bay, mga estudyante dito mga bay kung saan ngayon si walang pasok. And syempre this time na pag-isipan namin na susubukin natin ang kanilang kaalaman pagdating sa edukasyon. And syempre sa ating criteria for today's vlog ay meron tayong subject na English, tapos science, tapos mathematics, 3 major subjects tayo mga bay. And syempre mag-proceed muna tayo sa spelling. So are you ready guys? Mga students, ready na kayo? Ready! Siyempre, bago tayo magsisimula, kailangan ipakilala ko muna kung anong grade na sila sa kanilang school. Ito si Dudoy, mga be. Anong grade ka na? Grade 6. Grade 6. Ikaw naman, si Sen. Anong grade? Grade 2. Grade 2. Ikaw naman, Sol. Grade 4. Ikaw naman, Budo. Grade 5. Grade 5. Si Cass yung grade 1. So, ayan mga kapatid, dahil dyan, magsisimula na tayo sa una nating spelling. Are you ready na? Ready na ba? So, ang una nating word for today is education. Spell education. Walang kopya-kopya. May premyo kasi ito mga bi, 150 pesos. Ang mga makakataas ng premyo and ball pens up. yan na. O, sige na. Okay na yan. Number 2. Development. Spell development. Medyo advanced tayo ng konti sa English word natin ngayon mga bi, yung parang hindi natin basic, pero development. Development. Development.
Wow, dagong unay number great to ah. Kaya yan, kaya yan. Number 3, freedom. Talaga, concentrate ah. Freedom. Taas ang bolt end. Ayan, okay na. Number 4, academic. 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 Okay? Number 5, bravery. 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 Parang bravery. 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 Pronunciation ko. Mga di pasensya na sa pronunciation. Wow! Okay? Bolton's up. Number 6, honest. Parang honesty. Honest or katapatan. Honest. Bolton's up. Sa mga tapos na. So, hindi pa tapos, continue lang. Okay na? Okay na? Number 7, dictionary. Dictionary. Wow! Nagmumula yung grade 2 pupil. Si pupil ba? So, okay na? Number 8, authentic. Authentic. Authentic? Are you done? Are you done, my student? My dear student? So, okay na, buda? Number 9, immutable. 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 Medyo malalalim na mga English words, mga B. Number... Okay na ba? Number 10, active. Active. Alam na, alam na. Alam na, alam na. Wow, bibilis! Mga estudyante ng Barangay Mambalot, shout out sa mga teacher nila! Kaway-kaway naman dyan! So, number 11, cleaver. Cleaver. Clover. Cleaver, hindi clover ha. Wow, yung grade 2 nangunguna. Cleaver. Ayan na. Number 12, resonate. Resonate. Ang bibilis. Resonate. Ayan na. Number 13, respect. Uy, ang bilis. Number 14, empowerment. Empowerment. Oh, number 5, alam ko, alam niyo to, school. School. Come on. Okay? Yan. Number 16, harmony. Harmony. Harmony? Number 17, peace. Peace. Or kapayapaan. Okay? Okay na ba? May nagasagot pa. Number 18, momentum. Oo. Oh.
Number 19, admire. Number 20, positive. And dyan naman tayo sa subject na sa science, mga B. Give at least 3 planets in solar system. Okay na ba? Budo, are you done? Ayan na. Okay na. So, now we have to proceed on sa mathematics subject and kayo nang bahala dyan magsagot. So, ayan mga kapatid, sasagutin muna nila yung mathematics and syempre after nyan, i-check na natin kung tama ba yung kanilang spelling. And then, yung sa makakakuha ng mataas na marka, siya ay yung may premium na 150 pesos. So, yung hindi naman pa pala rin, may mga consolation prize tayo, 100 pesos each. So, ayan, caring pa rin naman, laban pa naman. So, ayan mga kapatid, talagang pinagandaan nila ito kasi ilang oras nilang hinintay kasi sinabihan ko sila kanina. So, ayun mga kapatid, ito na mga bing update. And syempre, may nakatapos na ba sa inyo? Taas ng kamay. Wow! Ang ating grade 2 and ang ating grade 6 ay tapos na. Yung ating grade 4 at grade 5 ay hindi pa po tapos. So, continue lang. And syempre, dito natin makikita kung gaano sila ka-effective or gaano sila kahusay pagdating sa subject na matematika. Oh, saraduhan mo ito. Nagpakopya ka? No. Magpakopya ka ba? No. Bakit? Para may money ako. Wow! Palagay mo, ikaw na ba yung mananalo ngayon? Hindi ko alam. So, tapos na. Yung dalawa mga magkapatid yan. So, ayun mga kapatid, dahil dyan tapos na yung dalawa, kukulektahin ko na yung papel nila. And syempre, iti-check na natin at titignan natin ang kanilang resulta. Ang pangalan niya ay si John Ray N. Calex. At ito naman si Zin Iana Imbanez. Yan, yung ating grade 2 and ating grade 6. Sige, i-check muna natin yung kay... Education, perfect. Development, perfect. Mali ko. Freedom. Mali. Academics. Bravery, tama, mali. Shinari, authentic. Mali. Active. Mali. Tama, respect. Yan, ito yung nakuha nila mga B. And syempre, mukhang magatay ngayon yung ating mga estudyante. At syempre, dito na tayo dadako. May kopya ka agad ako mga B. 4, 2, 8. Perfect. Uy, kay Zen. 9. Perfect. Wow, yung mathematics. Mali. 5, 9, 9, 3, 25. Ano ba ito? Zine, perfect. Oh my gosh. So ayun mga B, ito yung kanilang exam. So ay mga kapatid, ito na yung final result dahil na-check na rin natin. And syempre, I am really excited to announce na kung sino yung nakakuha ng ating score. Ang pinakamataas na score ay umabot lang naman ng 17 over 27 item. So, ito na. Handa na ba kayong malaman kung sino yung number one? And syempre, ang score na napunta. Mag-start muna tayo sa mababa. O, di ba? Ang pinaka-bababa ay... Pero huwag ka mawala ng pag-asa. May room pa for your development. And syempre, ang nakakuha ng pinakamababang score ay si Purge J. Idapon with a score of 5 over 27. Oh! At isa yun yung piso. Kapabaon mo yan. Ito naman, ang sumunod natin ay 12 items. Ang second runner after. Ang sumunod natin nakakuha ng 12
ay walang iba si Sin Iana. Over 27. Yan. Perfect. At syempre, sino nga ba sa dalawang ito ang makakakuha ng pinakamataas na score? Si Sol or si anong pangalan? John Ray and Kalex. Sino? Palagay nyo. Sino mo daw sa'yo? Si John. Ikaw o Sin? Sino palagay mo sa dalawang? Hindi ko alam. Wow, pag-humble ah. Siyempre, ang ating nakakuha ng pinakamataas na score ay walang iba si 17 yung high score niya, over 27, 10 mistake. Ay walang iba si John Ray and Alex! Wow, ang galing. Na-perfect yung mathematics mga B.O. Ang galing niya sa math. And siyempre, sa spelling naman, ano siya, sayang din yung earth niya. Mali na spelling. So, ang ating 15 ay si Sol Saira. Ayan sa iyo. Siyempre, yung 150 pesos natin ay sa iyo mapupunta. Yung kayo naman, dalawa kayo, i-gcash ko na lang kasi wala tayong ano, kay mother nila, ipapasa ko. Kasi siyempre, yung kay Budo, wala rin kasi gcash siya eh. Kaya, ibigay ko na lang isang 100. Sa inyo mamaya na send ko lang doon. And siyempre, I hope nag-enjoy kayo. And siyempre, sa mga hindi nakakuha ng mataas na score, hindi naman niya madi-define na habang buhay na lang kayong nasa ibaba. May time na may mababa, may magagaling kasi sa academics, may magaling naman sa personal talaga, yung parang sa actual. So, iba-iba talaga yung galing ng tao, hindi natin sila pwedeng ikumpara-kumpara. Pero this time, sa pagsusulit na ito, ay kumbaga may room pa for development sa kanila. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, alam mo ikaw Budo, kasi ikaw yung nakakuha ng medyo mababang score, pero yung dalawa naman nag-excel, pero hayaan ninyo, darating yung panahon ay makakamit nyo rin yung mas mataas na marka na higit pa dyan. And syempre, ikaw naman, pagbutiin mo dahil ikaw ay anong grade ka na sa note na pa? Grade 7. So, ayun mga kaputi, dahil dyan nag-enjoy sila, and I hope sunod mayroon pa tayong another exam. Kaya mag-review kayong lahat, ha? And syempre, yun na nga. Sana pagbutihin nyo pa yung pag-aaral ninyo. And dahil dyan, dito na tayo magpapaalam pansamantala. And shoutout na lang sa ating mga masugid na mga supporters out there. And dahil dyan, ito yung ating mga manunood dito mga B.O. Harap-harap naman yun. Yan! At inibudo yung naka-blue. So dahil dyan, dito na tayo magpapaalam na tayo. And bye-bye! Halika na dito, Cass. Dito ka na, Cass. So ito si Cass mga B.O. nakakuha din ng score niya. Yan, nakatalawang points sa may 40 pesos. Bye-bye! I love you guys. And I hope nag-enjoy kayo sa ating episode today.